Ito ang pinaka-professional na pagpatay na nakita ko. Tinamaan siya sa binti ng pampatulog. Nagpanggap na may pakialam ang killer. Pinasok niya ito sa likod ng sasakyan. Tapos nag-drive paalis. Hindi ko inaasahan ang boss na maging isang pandak. Nilagyan niya ng plastic sa ulo ang babae para mahirapan itong huminga. Tapos papatayin niya ito mamaya. Binuhusan niya ng tubig sa ilong ang babae at inihulog sa ilog. Sa ganitong paraan, aakalain ng pulisya na ang babae ay lasing na nagmamaneho. Ngunit ang babae ay biglang nagising at nakatakas sa bintana. Ito ay isang himala na nabuhay pa siya. Ngunit sa katunayan, nararapat talaga siyang mamatay. Dahil siya ay isang walang kahihiyang tao. Bumuo siya ng nursing home para manluko ng matatanda at kunin ang pera nila. Naglagay pa siya ng libo-libong matatanda sa pader. At ibukod ito depende sa kanilang pera. Tapos punitin na lang ito pagpatay na sila. Hanapin na ang susunod na target. Hindi ko inaasahan na magiging legal ang ugali nito dahil ang nursing home na ito ay nag-aangkin na isang matandang babae. Binayaran ni Marla ang doktor para magsinungaling sa korte. Isang sertipiko ng medikal na sa pangalan ni Jennifer na nagsasabi na siya ay may sakit sa utak at di kayang mabuhay ng mag-isa. Ang korte ay naniwala sa sinasabi ni Marla. Siya na ngayon ang katiwala ng matanda. Kinakita niya ang papeles kay Jennifer. Naguguluhan ang matanda. Napakamanusog niya at masigla. Bakit siya hinuhusgahan na may sakit? Siyempre, hindi aalis si Jennifer. Ngunit binantaan ni Marla. Huhulihin si Jennifer ng pulis at dadalhin sa mental. Kapag hindi siya sumama kay Marla, pumunta sila sa nursing home at kinuha ang telepono ng matanda. Huli na nang malaman ni Jennifer na siya ay naikulong na. Nagpadala na si Marla ng isang tao upang kunin ang kanyang ari-arian. Nagbenta din sila ng ilang antigong gamit sa auction. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Marla na may malaking sikreto ang matanda. Ang lalaking nagsasanay ng himnastiko ay pinangalan ng Peter. Gangster siya dati at ngayon boss na. Nagsimula ng isang babaeng negosyo sa pag-import at pag-export. Ngunit si Peter ay hindi isang masamang tao. Tuwing Linggo, nakikita sila ni Jennifer. Si Jennifer ang nanay ni Peter. Hindi inaasahan ng kanyang alagad na wala na ang nanay nito sa kanyang bahay. Ang bahay ay puno na ng manggagawa. Matapos malaman ni Peter na wala na ang kanyang ina, kinuha ni Peter ang kanyang baril at pinapili ang lalaki. Mamatay ka o hahanapin mo ang nanay ko. Sa oras na ito, nakakulong si Jennifer sa nursing home ni Marla. Kinuha ni Marla ang lahat ng ari-arian ng matanda. Pumunta siya sa bangko na nakapangalan sa matanda. Nakakita siya ng libro na may lamang mga diamante na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Nahulaan ni Marla na ang mga brilyanteng ito ay nagmula sa mali. Pagbalik ni Marla sa opisina, may lalaking nag-aantay sa kanya. Nagpakilala itong abogado ni Peter at nais niyang ilabas si Jennifer mula sa nursing home. Ayaw pumayag ni Marla hanggat di niya napapatunayan ang relasyon ni Peter at Jennifer. Inalok niya ito ng 300,000, pero ang gusto ni Marla ay 5 milyon. Nasira ang negosasyon. Kinausap niya si Jennifer tungkol sa nangyari. Gusto niyang malaman ang buong kwento ni Jennifer pero hindi sinasabi ni Jennifer ang totoo. Nagalit si Marla sa matanda at inutusan ang mga nurse na tipirin ang pagkain niya. Gusto niyang pahirapan si Jennifer. Si Peter ay dumating sa bangko upang tingnan kung nasan ang diamante. Ngunit wala ito doon. Kinabukasan, ang abogado ay bumalik sa korte para umapila sa kasinungalingan ni Marla. Hindi kinabahan si Marla dito. Alam niyang hindi papanig sa abogado ang korte. Nabigo ang abogado dahil hindi niya masabi kung asan at sino ang kliyente niya. Tapos na ang usapang ito. Tigilan mo na ang pagsasalita. Bumalik ang abogado ni Peter sa kanya na may daladalang masamang balita. Personal na pumunta si Peter malapit sa nursing home. Inutusan niya ang mga alagad niya na kunin si Jennifer. Agad nilang hinanap ang matanda. Sa wakas, natagpuan nila si Jennifer sa isang kwarto. Ngunit may mga gwardiya na pumigil sa kanila. Mabilis silang pumunta sa pinto para makalabas. Buti na lang umabot si Marla at napigilan ang pagtakas nila. Pinagmasdan lang ni Peter ang kanyang ina at walang magawa. Sa sandaling iyon, muli siyang napuno ng galit. Maghihiganti ang gangster. Pinapatay niya ang walang prinsipyong doktor na naglabas ng maling sertipiko. Kinausap niya si Jennifer. Nais ng matanda at gusto niyang patayin si Marla. Nakuhaan ito ng security camera. Nilabas ito ni Marla sa korte bilang ebidensya. Hinusgahan ng hukom na si Jennifer ay lubhang mapanganib sa lugar. Dapat siyang ilipat sa mental hospital.
Sa ganitong paraan, imposible na makuha ni Peter ng pwersahan. Lumipat ng bahay sila Marla. Ang assistant ay naiwan sa bahay. Dalawang matipuno na lalaki ang sumugod at binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay. Si Marla naman ay inaabangan sa parking lot. Nais ni Peter na makipag-ayos sa kanya. Hiniling niya na ibalik ang mga diamante at pakawalan si Jennifer. Ngunit matigas si Marla at tumanggi siya. Ayaw niya ng brilyante. Dapat mamatay si Jennifer. Pinapatay niya si Marla, ngunit nakatakas siya. Bumalik siya sa bahay upang iligtas ang assistant. Pinilit niya si Marla na tumakas at mabuhay ng maayos. Pero di papayag si Marla nang hindi nakakapaghiganti. Nagpalit siya ng anyo at hinanap si Peter. Iniwan niya si Peter sa daan para mamatay. Hintayin ang mga dumaan na tumawag sa pulisya. Nang magising si Peter, kasama niya si Marla. Niloko niya si Peter at gumawa ng peking papeles para maging katiwala rin siya. Nahulog si Peter sa patibong ni Marla. Nakipag-ayos si Peter kay Marla. Kapalit nito ang kalayaan ni Jennifer para sa 10 milyon. Sila ang naging business partners. Gumawa sila ng malaking kumpanya na mag-aalaga sa lahat ng matatandang mayaman sa Amerika. Dahil dito, naging mayaman si Marla. Madalas siyang lumilitaw sa TV para sa mga panayam. Isang hapon kung kailan maganda ang araw, dumating ang dating kaaway ni Marla. Narinig ko ang balita tungkol sa malungkot na pagkamatay ng aking ina sa isang nursing home. Binaril niya si Marla. Magsilbing aral ito sa atin. Na kahit ang lahat ng problema ay natapos na, huwag maging kampante sa buhay. At hustisya ay laging nasa tama. Ang pelikulang ito ay tiyak na isa sa mga unrated na obra maestra ngayon.